Yo, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, nakakaloka to the highest level. And welcome to another edition ng Lasa ni Sisa. Of course, ngayong araw, ngayong hapon, ay magluluto tayo ng ating dinner. Yan, ang lulutuin natin ay beef salpicaw. Pero hindi po yung mamahaling baka yung gamit ko. Kung hindi, eto yung gamit ko, oh. Yan, beef ribs. Yan. So, tatry natin ma-achieve magpakasosyal ng beef salpicaw. At syempre, meron tayong, eto, titignan na natin. Yan. Meron tayong gagamit tayo ng olive oil, of course. Yan, walang butter. Kaya, yan, margarine. And of course, ayan, ang UBS sauce. Of course, gagamit tayo ng oyster sauce, ng liquid seasoning, ng Worcestershire sauce, tapos ng tawag dito? Ano man sesame oil. Yan. And of course, ayan. Kung may beef salpicaw, dapat may mushroom. Ayan. Siyempre lang, simpleng sibuyas at bawang lang at ang starring ang vaca. O, diba? Na tinatawag. Hello po sa inyo. Hi! Hello po sa lahat pa rin po ng mga nanonood sa atin. Welcome sa Lasa ni Sisa. Pero before that, gusto ko muna magpasalamat, of course, eto siya. Oh. Gusto ko muna magpasalamat sa nagbigay po nito. Ayan. Maraming salamat kay Mayora. Ayan. Antabayanan niyo po yan mamayang gabi dahil yung unboxing po niyan. Kung ano man yan. Eh, parang water dispenser, pero hindi. May biochemic. Kanina umaga lang yung dumating. Sobrang hindi ko pa in-expect. Kaya, sobrang thank you. Alam ko nanonood ka, pero hindi ka na babanggitin yung name mo dahil ayaw mo nga pabanggit. Kaya, thank you. Ayan, may bago kaming kasama sa kusino. Ayan, itong aming bagong water pot. Ayan, mineral kineme. Maraming salamat sa iyo. Si Joyce Paracueles. Ayan. Sabi niyang ganon. Yan. Sabi yung ganon, ano na daw, coin master na daw. Oo, sige. Nag-iwan ako doon ng maraming coins. Pwede nyo po yung i-raid. Sarap ng stingray, kapitan. Ay, talaga? Pagi yun, di ba? Di ba? Ano, nakakaloka. So, ngayong araw na ito, eto na sisimulan na natin. Shoutout naman po, Maricris Vargas Chavaria. Hi! Gigi Capistrano, hello sa inyo. Yan, kapitan ng water... Oo nga, as in, Gigi, malalaman nyo yan mamaya, as in talagang, sobrang thank you lang talaga. Nagulat ako kasi kanina, tumawag nga yung guardia na sabi may package daw, so hindi ka naman in-expect. So, antabayanan nyo yung unboxing nyo mamaya on my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, hanapin mo Kapitana Sisa, and don't forget to hit the subscribe button, notification bell. At syempre, kung ikaw ay bago pa lamang po dito, hit the like button, dahil road to 500,000 followers tayo watching from Polomolok, South Cotabato. Si Hazel Villanueva, hello po sa inyong lahat. Kay Mario Sambalilo Jr., hello po sa inyo sa lahat pa rin ng nanonood. At syempre, pupuesto ko na kayo kung saan kayo dapat pumuesto dahil sisimulan na natin ang ating pagluluto ng beef salpicaw para sa araw na ito. Oo, medyo tabingi lang talaga siya, hindi ba? Pero, wait ka lang dyan. Bababa natin ng konti. Hello, hello na. At syempre, bubuksan na natin ang ating kalan. Oops, napahiya ako dahil nakasara pala ang gasol. Syempre, dapat pagka hindi gagamitin, isara ang gasol. Para tipid. So, eto na ang ating pagluluto ng ating beef salpicaw. Yan. San ito? Mahiwagang... ang aking favorite chance. So, dapat dyan lang siya. Kasi, panglagay natin yan. Diba? Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng nanonood. Please share nyo lang. Yan, ang video na ito. Shoutout, Rodriguez. Rodriguez ba? Rodriguez family. Hello sa inyo, lalo na kay Joanne. Kay Rox Rosario, hello sa inyo from Ilocos Sur. Hello sa inyo. Hello sa mga taga Tomas Batangas. Si Zenny Quadra. Hi! Yan, hello po kay Amy and Sandra na busy sa pagpaproseso na kanilang antara. Yan, hangad ko kayo ay kumita ng malaki ng bongga. Kay Beltran Kimi, hello po sa inyo. Shoutout po. Yan, hello po sa inyo lahat. At eto na, sisimulan na natin dahil nararamdaman ko na yung init ng yan, kawali.
At syempre gusto natin magpaka-healthy dahil sa upikaw nga ito, gagamit tayo ng yan. Extra virgin. Extra virgin olive oil. Yan. Kaya nga ito yung lagi kong gamit eh. Kasi, alam niyo yun. Gagamit tayo ng extra virgin yan, olive oil para sa ating salpikaw. Hinaalang natin ng konti at umi-slide ka na naman. Nalalurlur ako sa iyo. Bakit ka ba umi-slide? Kailangan ko na bang bumili ng bagong kawali? Yan, medyo naamoy ko na yung ating olive oil. Kaya ano muna natin siya dyan. And lalagyan na natin ang margarina. Yan. So maglalagay na po tayo ng margarina. Sandali. Yan. So lalagyan na po natin siya ng margarina. Kung wala po kayong butter sa bakay, pwede po ang margarina. Great alternative ito. So huwag natin tipirin. Para talagang mamamagay. Yan! I love it! I love it! I love it! You love it? I love it too! Hello po sa inyo lahat! Yan! At syempre, lalagyan na po natin una ang ating sibuyas! Yan! Ilagyan na po natin ang ating sibuyas para medyo sumarap-sarap. Ayan! Ang saya ng life! Yan, ang niluluto po natin ngayon ay beef salpicaw, diba? Usually, ginagamit talaga sa beef salpicaw ay yung mga mamahaling mga wagyu-wagyu. Pero, wala tayong pambili nun. Tama na ako dito sa mumurahing mga beef ribs na ito, diba? So, pwede naman gawa ng paraan. Tapos, gawin natin simple, gawin natin bongging, ihahain natin sa ating pamilya, diba? Na hindi naman kailangan gumastos ng mahal. Pero, achieve mo yung lasa. So, ito na yung next. Nalagyan na po natin ang ating bawang. Yan. Dapat pala hindi na ako kumuha ng platinum ito. Pero, andyan na siya. Ang gagawin natin. Diba? So, eto na. So, bakit natin nilagyan ng olive oil kanina bago natin nilagay ang margarine? Kung natatandaan nyo at kung kayo parati nanonood sa akin, yun ay para hindi masunog ang margarine or yung butter. At syempre, eto na, sigigisa na po natin ang ating oto, tinanggalan na natin to. Ito yung mga ano niya, yung whole mushroom. Yan. So, lalagyan na natin siya isa-isa para masarap ang life. Yan. Not one, but two cans. Kasi diba syempre pagkasalpikaw dapat masaya siya. As in, sagana siya dapat sa mushroom. Diba? Na nakakaloka. Hello po sa inyong lahat sa mga nanonood. Yan. Welcome po sa Lasa ni Sisa. First, tapos na tayo sa mushroom. Yan. Nahaluin lang natin ang very, very, very light. Oh, I can smell it. Yan. Papakita ko po sa inyo kung gano'n po kalalaki yung mga mushroom na yan. Ayan, oh. Diba? Ang saya lang nung mushroom na malalaki. Tapos, dapat lulutuin mo siya ng bonggang-bonggang-bongga sa margarine. Na may oil. Oil! May hello pa rin po sa inyong lahat. Salat pa rin. At syempre, dapat maraming garlic. Kasi nga, hindi natin ma-achieve ang ating salpikaw kapag kukonti ang garlic. So, ayan. So, hayaan natin siyang maluto dyan. Ng bonggang-bongga. Yan. So, hello pa rin po sa lahat. In fairness, wow. With UBS po ba yan? Yes. Makakalimutan ko ba naman? Napakagwapo talaga nga naman. Napakasarap. Hindi na gwapo, kundi napakasarap pa. Ang UBS sauce, mamaya natin ilalagay. Kasama ng ilan pa sa mga, alam mo yun, ingredients na ilalagay natin. Hindi ba? Kaya, dyan lang kayo. Diba na nakaka-lurlur na mo. At syempre, so habang hinahanayaan natin maluto ang ating mushroom.
Ihalo muna natin siyang maluto dyan. Kasi mas masarap yung medyo nasusunog-sunog-sunog na yun, di ba? Yung mga ganong aspeto. Yan. Si Taufin Akima Banuso. Well done. Hi, whoever you are. Shoutout sa kids ko na sina Angela and Christia sa pag-uumpisa ng kanilang unang pagkakakitaan. Uy, thank you, Nolly Siquera. Ayan, good luck sa inyo. Si May Jimenez Diaz is watching. Si Ruby Descal Sota. Hi sa inyo. Thank you for watching. Ayan, medyo umihina yata ang ating signal. Ayan. So, eto na. Ilalagay na po natin ang ating vaca. Ayan. So, eto na. Naluluto na yung ating mushroom. So, eto na. Medyo umihina ang ating signal. Ayan. Ang bango. I love the smell. Ayan. So, ilalagay na po natin yung ating baka. Ayan. Kasi dyan na natin siya titimplahan. So, yung baka po ay pinresure na natin kaya medyo luto na talaga siya ng bonggang-bongga. Pero eto na ang matinding sikreto ng siya. Dito na magkakaalaman. So, kailangan lang natin haluin para yung texture nung margarine tsaka nung bawang at tsaka yung lasa na nung mushroom ay ayan, humalo na doon sa baka. Ayan, ay hello po sa inyong lahat dyan. So eto na, dahil lalagyan na po natin siya ng pampalasa, of course, eto na ang samutsaring ilalagay una, toyo. Ayan, ang toyo ay pakiramdaman. Huwag masyado. Pakiramdaman lang ang lahat. Ha? Parang yung feelings mo sa kanya. Pinakiramdaman. Yeah. Sunod ang seasoning. Halu-haluin lang natin yung lahat. Kasi dyan tayong kukuha ng panlasa. And wait lang. Eto na. Ang susunod po ay ang Worcestershire sauce. Yan. Basta bahala na kayo dyan. Ang paglagay po niyan, gaya na sinabi ko, ay tamang pakiramdaman lang po. Yeah. And of course, ilalagyan na po natin ng, ayan, sesame oil. Ayan na siya. Lalagyan na natin ng konting sesame oil. Lahat po yung pakiramdaman. At ito ay nakakatuwa. Dahil may bago po akong oyster sauce na nakakatuwa. Alam nyo ba, nabili ko lang to sa groceria. Tingnan nyo, oh, di ba? Diyan ako natutuwa. Kasi, kailangan po natin siyang buksan ng very, very light. Oh, ha? Para ka nag-open ng soft drinks. Ang galing, di ba? So, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Yung tamang timpla lang. Yung oyster sauce na ito ay tansyahan. Pakiramdaman to. Yan. Oops. Para hindi masyadong yan. Dumikit-dikit-dikit to. At syempre, ilalagay na po natin na napakasarap na urea sauce. Yan. So, lalagyan natin siya ng urea sauce. Yan. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. O, diba? Beef salpica with urea sauce. Diba? Pwede pala. Yan. Para medyo magkaroon lang ng konting spiciness. Sabi nga nila 1 teaspoon daw, pero matigas ang ulo ko, lagi ko nilalagay 2. So in short, parang 1 kutsara niya. And of course, ganyan lang po siya kasimple. Tahayaan natin siyang maluto ng maluto. And huwag natin kakalimutan, para mag-thickening. Mag-thickening, oo, habang may nagbubukas ang Bluetooth. Yan. Lalagyan natin ng konting sugar, pakiramdaman lang yan. Yung pagpakiramdam mo ayaw na sa'yo, bumitaw ka na. Diba? Yung pagpakiramdaman na ganyan, yung para rin yan sa pagluluto. Ngayon, hahaluin na natin siya kasi kailangan natin ma-achieve ang lasa niya. Tapos, hahayaan natin siyang maluto ng bonggang-bongga. Yan lang po ang napakasarap at napakasimple yung pagsasalpikaw natin. O, diba? So, lahat ay tansyahan. Diba na nakakaloko? Mm, I can smell it.
I can smell the beef salty cow in the air. Like you just don't care. I can feel it. Oh, diba? So, matapos natin lagyan ng UBS sauce. Yun. Basta lahat naman po ng mga nakita nyo, pinakita ko mga ingredients, available po yan sa lahat ng supermarkets. Kaya, kung plano nyo pong mag-self-pickup, pwede po kayong gumamit ng... Ano ba yung mga bakang pwede gamitin na alternative? Unang-una yung batok. Batok ng baka. Yan. Dahil yan po yung pinakamasarap. Kahit na anong klaseng po tayo, pwede kayong mag-beef broccoli, beef with mushroom, beef salpicaw, pwede yung gamitin. Pwede rin yung sinasabi ko, yung pinakamura din, yung kanto ng baka. Yan, mura ang kilo niyan. Yung beef ribs naman, medyo pricey na konti, pero hindi kalugi kasi nga, medyo malalaki naman yung cut niya, kaya... Yun, masarap din naman din siya. Yan. Pero kung may mga extra budget kayo, sige, go kayo dun sa mga sirloin, sa mga wagyu. Kasi naloka ako sa kilo ng wagyu. Ang yaba ko pa nung una, tingin-tingin pa ako. Yung tipong, tingin, order nga tayo ng wagyu and everything. Pagtingin ko, saan ko, grabe naman ito. May tigna 2,000, isang kilo, di ba, ng wagyu baka. E kung yung 2,000 na yun, nakailang kilo na ako, iba-ibang klase pa ng baka yung binili ko na tigi isang kilo, di may iba-ibang putahe pa ako. Diba? Dapat maging practical din kayo sa pagbibili or sa pamimili ng mga karne na inyong lulutuin. Hindi porket uso o di naman kayo ay para tulong sosyal lang, ay go kayo ng go. Pero alam niyo, ang nadjo-jeopardize is yung budget ninyo, hindi ba? Kasi katulad ako, budgeted talaga yung pamalengke namin for good for 14 days yan. So, walang labis, walang kulang. So, tansyahan talaga. So, ako lagi iniisip ko lagi kung saan ba mas makakamura pero ma-achieve ko naman. Katulad nito magsasalpikaw ko, di ba? Oo, ito ginagawa to ng iba. Inu-order sa labas, medyo mahal, di ba? Pero kung nakuha mo naman yung lasa, yung timpla, bakit hindi mo gawin sa sariling tahanan? Na for sure, di ba, sa isang kilo, sa isang order ng salpikaw sa isang restaurant, for sure umabot ng 300 to 400 pesos isang order na kakarampot. Ito po, yung baka na binili natin, yung beef ribs na yan, ay ang isang kilo po niyan ay wala pa pong 400. So may bawang lang ako ng isang buo, mayroon pa akong isang ano. So sa 500, may isang kilo akong ginawang salpikaw na magpapakasawa ang buong pamilya. Rather than umorder ako, diba? Ganun din iisipin mo minsan eh. Diba? Na, ano ba, dung ba tayo? Pag may extra naman kayong pera, wala naman pong masama yun eh. Pero ako naman, tinuturo ko lang din kayo on how to achieve a great meal na pwede nyo i-share sa family at the same time, low cost, na ba-budget yung pera nyo. Tama ba? Approve! Paliparin nyo yung mga thumb signs. Paliparin nyo yung mga thumb signs kung kayo ay uma-agree. Diba? Paliparin ang mga thumb signs. So ito, haluin na natin siya. Medyo nag-stick na yung sauce niya kasi nga humalo na yung asukal. So ito atin ang titikman. So ito na tayo. Yan! May mga lumilipad ng thumb signs. Kaya ako lagi ginaganahan eh. Kada request ko, di ba? May mga thumb signs na lumilipad. Maraming salamat. Yan. Marianne Franco, ano yung sinad mo sa akin? Parang ikaw na nakakaintindi. Yan. Oo, Marianne Franco, ba't parang kakaiba yung mga message mo? Yan. Hindi ko naiintindi. Ano ba ibang letters? So, atin ang titikman. Siyempre, dapat kalakati. Para ma-achieve natin. Ahati tayo ng isang malaking mushroom. Yan. So, lalagyan natin ng konting sauce. Ito na siya. The moment of truth. With UBS sauce. Beef salpicaw with UBS sauce. Yan. Baby Rodriguez, thank you very much. Sabi niya, ikaw pa ba? Love you po, sabi ni Donna De La Rama. I love you too. Ang sarap niya. Makagat yung anghang ni UBS. Sus, panalo. Art! Dali.
Yes. Tikman mo. Siyempre, mushroom lang. Mamaya na iba. Yan. Pakikita ko na sa inyo yung finished product ng ating beef salpicao achieve. O, diba? Yan na siya! Ang sarap, diba? Yan na yung buong mushroom. Of course, meron niyang UBS sauce. Beef salpicao version ni Kapitana Sisa. Only here in Lasa ni Sisa, hindi ba? Nakuha sa pakiramdama, yummy, sabi ni Rosie Tan. Oo, di ba? Sabi nga sa lahat ng bagay, dapat pakiramdaman niya kahit papawisan na ako. Kahit papawisan na ako. Lahat yan nakuha sa pakiramdaman. Ultima sa relasyon, hindi ba? Kaya sa mga taong gusto niyo. Pag pakiramdam niyo may gusto sa inyo, they pursue niyo. Pero pag pakiramdam niyo naman na parang kayo lang naman din na nagpo-push at ayaw naman sa inyo ng tao, tigilan niyo na, di ba? Yun naman din yung maganda dyan. Wow! Wowie, yummy. Yan. Watching from Pangasinan, love you, Kapitana Gracie Toma. Hello sa inyo. Yan. Toma, bobamot ito. Yan. Luz Biminda, Elo Lopre. Yan. Si Donna Guerrero, hello po sa inyo lahat. Thank you for watching. Please do share this video. Gaya na sinabi ko, i-hit nyo lang po yung like button dahil road to 500,000 followers tayo here on Energy FM. And mamayang gabi, tabayanin nyo may bago po akong i-upload na vlog, yung unboxing po ng regalo sa atin. Yan, makikita nyo yan mamaya. Kasana makapag-subscribe po kahit makapanood po kayo. Mamayang gabi po yan. In the meantime, ayan, muli po ako si Kapitana Sisa, ayan, para sa isang edisyon ng ating Lasa ni Sisa featuring Beef Salpicao. Ayan, hindi ba? Na nakakaloka. Ang sarap. Di ba? Ganun talaga. Wala ka mang ganda. Masarap ka magluto. Pak! Panalo yan. May laban. Di ba? Totoo yan eh. Sabi ni Rosie Tan, fan mo ko. Ay, thank you very much. Ate Lani, namimiss na kita. Hello from California. Gising pa po. Jason Pulvera. Hi, matulog ka na be. Kailangan mo ng pahinga. Diba nowadays, hindi natin masabi, diba? Dahil pag kulang tayo sa pahinga, doon tayo atakihin ng kung ano-anong bacteria na pwedeng makasama sa atin. Kaya kung ako sa inyo, diba, dapat lagi kayong, alayan, at least 6 hours to 8 ang sleep po ninyo. Ang magaling magluto, magaling din sa pakiramdam, sa pagtimpla. Sabi ni Beng Anisheta, hello sa inyo, maraming salamat. In the meantime, ako po si Kapitana Sisa, ito pong isang edisyon ng ating Lasa ni Sisa. Dito po lamang yan sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Racho, sabihin mo, Energy. Bye!